to prevent others from crossing over, to protect themselves, some people burn bridges. In the end, they themselves are unable to pass. Masyadong defensive kuminsan ang ibang tao sa kaayawan nila na maabala, sa kaayawan nila na maabuso, sinusunog nila mga tulay na pwedeng daanan ng tao patungo sa kanila. Pero ang hindi nila naiisip lagi, sila man nawawalan ng dadaanan na tulay. Don't burn bridges over which you too must pass. At ang ating pag-aaral ngayon, nasa temang yan, burning bridges. Salamat Panginoon sa buhay. Salamat po sa pahiram nyo na araw na ito. Salamat sa mga natutunan namin kahapon, ngayon, at sa ituturo nyo pa. Nawa sa aming pagbubulay-bulay at pag-aaral ng iyong mga salita, yumaman ang aming isip, bumait ang aming kalooban, at magbunga ng mabubuting gawa sa aming buhay ang lahat ng iyong mga katuruan. Sa pagsunod namin sa iyo, nawa Panginoon na igumaling ang mga karamdaman ng aming espiritu, ng aming emosyon, maging ng aming katawan. Maging mas mabuti kaming tao, mas mabuting anak nyo, at mas maging payapa ang aming buhay. Turuan niyo po kami. Mangaral po kayo. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin na may kalakip na pasalamat. Burning bridges. Matthew 18:21. Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times?" Nagsimula si Pedro ng isang tanong. Sabi niya, "Panginoon, ilang beses ko bubang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Hanggang 7 beses po ba?" Iniisip ni Pedro, impressive na ang kanyang sagot. Dahil 7, marami na yun. In this instance, Peter answers his own question. Nagtanong pa daw, siya naman ang sumagot. Sabi niya, 7 beses po ba? So Peter, by suggesting the answer, limits the answer or the range of the answer. In also answering his own question, Peter exposes his mind and he also tries to display the wealth of his heart. Siyempre, pag sinagot niya yung tanong niya, kinapakita niyang alam niya ang sagot, maganda ang sagot niya, at lalo namang magiging kahangahana ang kanyang kalagayan, and he just tried to display yung kanyang kabaitan kasi sinabi niya, 7 times po ba ako magpapatawad? So Peter's exchange rate is 1 sin equals 7 forgivenesses. Parang ang bait na, very generous na, ang isang kasalanan ng aking kapwa, ang itutumbas ko 7 beses ng pagpapatawad. So pwede niyang paulit-ulitin, up to 7 times. It is abundant, of course, by Peter's standard. Matthew 18:22, Jesus answered, "I tell you, not 7 times, but 77 times. 7 is an important number in Jewish numerology. It signifies perfection. Kaya pag sinabi ng Panginoon na 77, dinoble niya yung 7, hindi naman talaga 77 yun. Ibig sabihin, walang katapusang pagpapatawad ang itatapat mo sa kasalanan ng iyong kapatid. Here, Jesus' exchange rate is 1 sin equals 77 forgivenesses or infinite, endless forgiveness. Walang hanggan. It is so much more, infinitely more. Peter's exchange rate, which initially seemed abundant, is actually sorely lacking. Kulang na kulang pala yung idinidisplay ni Peter na akala niya ay sapat-sapat na at sobra-sobra pang kabaitan. Matthew 18:23-24. "Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants." Jesus now demonstrates what he meant by 77 times. "As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold
was brought to him. Sabi niya, para maintindihan mong ibig ko sabihin that you will forgive your brother 70 times 7 or endlessly, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ay tulad ng ikukwento ko sa iyo. Sabi, merong isang hari na kinuwenta ang utang ng kanyang mga katulong, ng kanyang mga alipin. At yung isang katulong, ang nakwentang utang, 10,000 bags of gold. Other versions will call it in its original wording in the Bible, 10,000 talents. At yung talents, hindi katalinuhan, siya ay bilang ng pera nung unang panahon. A talent was worth 20 years of a day laborer's wages. Sweldo ng minimum wage earner for 20 years yung 10,000 talents or 10,000 bags of gold o yung utang nitong si servant number one. Which means 200,000 years of work. Kasi 20 years of wages, 10,000 yung utang. So, 200,000 years of work. Kung kaya mong mabuhay ng 200,000 years, pambayad mo pa lang yun sa utang. Therefore, it was a mountain of an amount. Sa Jewish symbolisms kasi, yung mountain naman, sa gisag ng problemang di mo kayang malutas. Hindi mo maaakyat. Kaya sabi ni Jesus, if you have faith of a like the size of a mustard seed, tell this mountain to lift itself into the sea and it will. Isang talinghaga ng pagsasabing walang imposible pag may pananalig. Yung iba naman kasi madadasalin, talagang inuutusan yung bundok na tumalon sa dagat, hindi naman sinusunod. May bakit ganun? Sabi ni Jesus, utusan ng bundok. Talinghaga yon, na walang bundok-bundok sa taong may pananalig. Walang imposible. Matthew 18:25, since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Pero inyo, 200,000 years of work, paano na niya mababayaran? So talagang hindi niya kayang bayaran. Imposible. It was a mountain of a problem. Kaya inilapat ang batas. Pag sobrang dami mong utang, ikaw, ang iyong asawa at mga anak, magiging alipin ng nagpautang bukod sa makukulong ka pa. Yan ang problema sa mga palautang o nalulubog sa utang ng mga magulang, ang mga anak na dadamay. Lalong-lalo na ang asawa. So it was legal, and by the legal system of their time, it was just. Yun lang ang marapat. Yun ang makatarungan, kulang pa nga. Matthew 18:26-27, at this the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Wala nang magagawa ang taong ito, kundi ang magmakaawa, magpakumbaba, makiusap, magsumamo, at mangako. Alam naman nung master na mangako ba nito ng mangako, mapapako lang to, hindi naman niya kayang bayarin eh. 200,000 days of work. Paano ka mabubuhay ng ganong katagal para magtrabaho? So, naawa siya. Maring ang awa ay dahil sa sobrang grabing sitwasyon itong may utang. O naawa siya na sobrang kalituhan na nito na nangangako ng hindi niya kayang gawin. Mailigtas ang mga anak at asawa sa pagiging alipin. Basta kung ano man ang nakakaawa sa taong ito, naawa yung kanyang Panginoon, binura ang utang, at pinalaya siya. Ginawa ng tao yung tama. Because humility, pleading, yung pasensya na po, patawad na po, you know, this is the power, the only power left in the hands of a poor and a weak person, yung magmakaawa. Kaya pag bumibili ka sa palengke, magkano po ito? 100 pesos, meron po bang tawad?
Bakit tawad? Bakit kita papatawarin? Kasi mga ngahas ako na sabihin, pwede po bang 10 pesos na lang? Kaya patawarin nyo na ako sa kapangahasan ko. Pero wala naman akong ibabayad ko, bitin. Kaya pwede po bang may tawad? So, papatawarin ka. Sobra ka. Pero sige, pinapatawad kita. O, 10. Ang tanging lakas ng walang pera at walang tunay na lakas ay magpakumbaba at humingi ng tawad. Kaya tama ang ginawa nitong taong ito. Hindi niya sabing, mali yata ang kwenta niyo. Dinaya niyo yata ako. Gagalitin mo pa yung nagpautang sa'yo nun eh. Babayaran kita. Kayang-kaya kong bayaran yan. Ba't masobra ka na iinip? Di ba maraming ganung may utang, singilin mo, galit pa? But this man did the right thing. Pasensya na po. Patience. Babayaran ko po kayo. Kaya napakahalaga yung marunong ka humingi ng tawad. Pag nagkamali ka, importanteng magpakumbaba. Pag may utang ka, magpakumbaba ka. Huwag ka mayabang. Gagalitin mo yung nagpapautang sa'yo. Kaya yung pwede po bang tumawad at salamat po, yan ang dalawang lakas ng taong walang tunay na lakas. Yung wala kang maibayad, tinulungan ka, binigyan ka, talagang wala kang maisukli, salamat po na taos puso. Yun lang ang currency na meron ka. Kaya dapat marunong kang gumamit nun correctly. And honestly, and heartfelt, in a heartfelt way. So sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is that people's realization and not acknowledgement of indebtedness to God. Sabi niya, alam niyo, turo ako ng turo about the kingdom of God, the kingdom of heaven. Ano ba ang kingdom of heaven? Heto, ikukwento ko sa inyo, yung 70 times 7, yan ang kaharian ng Diyos. Yan ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, para kapagharian ng Diyos, unang-una mong dapat magawa, ma-realize mong may utang kang di mo kayang bayaran. Huwag ka na magyabang, hindi mo kayang bayaran. Yan ang simula ng pagbubukas ng pinto ng langit sa iyo. Na magpakumbaba ka, accept in all humility that you cannot pay God what you owe Him. Which really is sin. The kingdom of heaven is seeking grace and even a grace period. Sabi niya, pasensya na po, kaunting pasensya, babayaran ko rin kayo. Humihingi ng palugit. The kingdom of heaven is pity and mercy of God on the debtor. Yan ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos, matanto ng tao at tanggapin at aminin na hindi niya kayang bayaran ang kanyang mga kasalanan at siya naman ay kakahabagan ng Diyos pag siya ay nagpakumbaba. And then there's the cancellation of the debt. Yun ang paghahari ng Diyos. Pinapatawad ang utang and also letting the debtor go, setting the debtor free from paying. You want to spiritualize that? That is what we really do. Na ang laki-laki ng kasalanan ng tao sa Diyos, kahit anong pangsusuhol ang gawin mo, kahit anong pagsisikap mo na bayaran yun on your own merit, hindi mo kayang bayaran dahil napakalaki, so magpakumbaba, humingi ng tawad, pinapatawad ang humihingi ng tawad, hindi na sinisingil, malaya ka na, yun ang ibig sabihin na maging anak ng Diyos. The kingdom of God begins with the cancellation of debt amounting to 200,000 years of a day laborer's wages. It is a cancellation of a mountain of debt that could be instantly forgiven by God's kindness when people seek grace. This is the message of Jesus. This is the kingdom of God, the kingdom of heaven. This is the mountain that by faith could be lifted up and thrown into the sea. The impossible can become possible. Our sins can be forgiven. We can be free from having to pay for our sins when we ask God for forgiveness. Pag nagpakumbaba, humingi ng tawad, napapatawad. Kaya mahalaga mga kapatid, yung tinatawag na evangelization or soul winning. Telling people the good news.
Dahil lahat ng tao ay may utang sa Diyos. At lahat ng tao hindi makakabayad, kailangan nilang malaman na magpakumbaba ka, tanggapin mo ang iyong pagiging kasalanan, humingi ka ng tawad, mapapatawad ka, hindi ka nasisingilin sa iyong mga kasalanan. That is the gospel. That is the good news. Kaya ganong kahalaga na ipinasabi sa bawat isa. Kasi hindi nila alam na meron naman palang paraan para hindi na sila sobra magpakahirap magsikap magbayad nang hindi naman nila kayang bayaran at all. Naliligid tayo ng mga tao na bayad ng bayad sa mga kasalanan, dinadaan sa dami ng dasal, dinadaan sa dami ng ambag, ng suhol, dinadaan sa mga pamamanata at kung ano-ano. Eh kulang at kulang pa rin yon. Kumbaga, pilit nilang inaakyat itong pader na ubod ng taas, naglag sila ng laglag, eh may elevator naman, itang ituturo mo lang, may elevator dito, lika sumakay ka. And that is soul winning. Telling people the good news of salvation, that their sins were forgiven through Jesus, and that by asking God for forgiveness, they could be forgiven. Yung iba kasi nahihirapan na sumunod sa ganong turo, kasi yung nagtuturo, may kakambal agad ng mga religious conditions. Alam mo, pwede yan. Maliligtas ka kung dadagdagan na. Ganito ang buhok mo, ganito ang damit mo, ganito ganon, ganyan. Wala naman sa usapan yun eh. Ang usapan, aminin mong may kasalanan ka, humingi ka ng tawad, umasa ka sa awa ng Diyos, papatawarin ka. What you do after that is important as well. Because some people, after having been freed by knowing salvation by grace, they get attached to religious groups that now begins to oppress them with works all their lives. So yung pre-salvation, sandali lang. Pero pag tinanggap mo na yung salvation na inaalok kay Jesus, heto na yung mga kutakot-takot na pahirap sa'yo ng relihiyon, sa para bang, hindi naman pala libre to. Ang dami ko rin dapat gagawin na naman, kutakot-takot sa sakripisyo. Yes, may sacrifice sa pagsunod sa Diyos, pero hinihiwala yun, ina-isolate from the issue of salvation by grace. At hindi mo minemaintain yung salvation by grace by a lifetime of works. You work because you are saved. You don't work to be saved. Because you are already saved by grace. That's why salvation cannot be lost. Sasabihin ng iba, paano po pag nasave na ako, tapos nagkasala ako, di hindi na uli ako saved? Bakit? Kaya ka ba nasave? Dahil sinless ka? Hindi po. Dahil humingi akong tawad. Eh bakit ka ngayon i-condemn ng sin mo? Your sinlessness, if it's possible at all, does not save you. So why will your sin condemn you? It is by grace. People have to understand it. So you will relax, but not be licentious and abusive. Yes, there's a changed life because you are already saved. Not to continue to earn your salvation. Magkaiba. So what is a church? What is the kingdom of God on earth? Diba, thy kingdom come. Anong ibig sabihin nun? Yung kaharian na ito, yung paghahati na ito ng Diyos, ay kailangang umiral sa lupa. Paano yun? Yung church is a fellowship of forgiven sinners, of forgiving beneficiaries of God's kindness. Who is a Christian leader or teacher? A forgiven sinner who now leads others so that they can get forgiven too. No one is righteous, not even one. No one is holy. No one is a father in a spiritual way. There's only one father and he is in heaven. Ang lahat ay magkakapatid lang. Wala tayong ama spiritually speaking among other people dahil pag may ama ka spiritually, apo ka na lang ng Diyos. Kasi siya ang anak ng Diyos. Lahat anak ng Diyos pag nananalig. Bagamat organizationally, meron tayong mga hierarchies, meron tayong mga sinusunod na mga namumuno, pero walang Holy Father. There is one, and He is in heaven. The Father of the Lord Jesus Christ. And the Father of us all. Kaya dapat malinaw sa atin, ano ba, paano ba ang mechanics ng Kingdom of Heaven? Sa pagpapatuloy, Matthew 18:28, napatawad ngayon si servant na lubog sa utang. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins.
This is not 10,000 bags of gold, huh? Just 100 silver coins. Sa ibang version, ginagamit yung original word, 100 denarii. A denarius was the usual daily wage of a laborer. So itong si servant 1 na pinatawad, nakita niya si servant 2 na may utang sa kanya na 100 denarii, which is 100 days of labor. Yung kanya 200,000 days, di ba? Aha! May utang ka sa akin. No? Pero yung utang sa kanya ng kapwa niya servant was 2,000 times less than his utang doon sa kanilang grand master. Matthew 18:28, he grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. Kalalabas-labas pa lang niya, sa bahay ng kanyang amo, pinatawad siya for 200,000 years of salary. Nakita niya ang kapwa niya katulong na may utang sa kanya na 100 days worth of salary. Bigla niyang dinakma, sinakal, at sinabi niya, magbayad ka, magbayad ka. At lumalawit na ng dila nitong kapwa niya, servant. So anong ginawa niya? He was unkind and cruel, overly demanding, and licentious in punishing the debtor. Matthew 18:29, his fellow servant fell on to his knees and begged him, be patient with me and I will pay it back. Again, a very weak, poor person has no other power in his hand but to beg. So he did the same thing that servant one did to the master. Reply, pagpasensyahan mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo, pabayaran naman kita. The same posture, the same plea, the same promise. This is the principle of the kingdom of God. Again, replying, yes, meron ako ka-utang, patawarin mo na ako, pagpasensyahan mo na ako, at babayaran kita. Na-replay yung part 1. Yung part 2 kaya ng kwento, na-replay. Matthew 18:30, but he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Ang naulit lang yung part 1, yung pakiusapan. Yung pagpapatawad, hindi na ulit. Na iba ang kwento, ipinakulong niya. Anong patapatawad? Hindi ka makabayad? Ipapakulong kita. The exact opposite of what the master had done to him was what he was now doing to his fellow servant. Servant one gets forgiven for an infinitely bigger debt. Now he applies legality and cruelty to a fellow servant, similarly indebted fellow man, for an infinitely smaller amount. Sa pagkalaki-laking utang niya, siya'y pinatawad. Sa pagkaliit-liit na utang sa kanya ng kanyang kapwa, hindi siya nagpatawad. Servant one uses a very bad exchange rate. He receives much and gives nothing. He receives the kingdom of God but refuses to share it with a fellow debtor. Yes, ako, pinagharian ng Diyos. Humingi ng tawad, pinatawad, lumaya. Pero ikaw, hindi kita papayagang lumaya. Therefore, hindi ko papayagan na ikaw ay marating ng kaharian ng Diyos, marating ng benefit nito, hindi kita papapasukin sa kingdom of God. Servant one, to protect himself, burns the bridge where his fellow debtor needs to pass. Servant one is burning bridges. At sa lagay, maaabuso mo ako. At ganyan yung mga tao, kaya ayaw bumait, ayaw magpakabait. Maaabuso ka. Aabusuhin ka. Sa takot maabuso, sa takot maabala, sa takot mamolestya, sa takot na mahirapan, pagsasarhan ng kapwa. Nang pinto, na siya niya rin kinailangang pasukan para siya makarating sa kaharian ng langit, sa paghahari ng Diyos, sa state of being forgiven. So I will enter this door of forgiveness, so I will benefit. But you want to enter at my expense, I will forgive. No way. Pagsasaran kita. Yun ang ginawa niya. This servant wanted the kingdom of God,
the freedom from indebtedness, being forgiven, he wanted that only for himself and won't extend it to his fellow servant. Mga kapatid, pansinin natin, pag hindi kayo nag-evangelize, pag hindi tayo nagsosoul winning, kamukha tayo ng servant one. Gusto nating solohin ang kalayaan kay Kristo? Sinosolo natin ang pagpapatawad ng Diyos? Sinosolo natin yung hindi na tayo magbabayad at yung iba, bahala sila magbayad? Ganon. By not soul winning, you are committing a sin. Because you are not extending God's grace, God's forgiveness, God's kingdom to people. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para magkasala. Yung hindi ka gumagawa ng mabuti na kailangan ituro mo ito sa mga tao, dalhin mo sila kay Jesus, ay isang malaking pagkukulang sa Diyos na siyang pumuno ng lahat ng kulang mo. Napakalaking kakulangan nang hindi ka nagdadala ng mga kaluluwa sa paanan ni Jesus. Nang hindi natin itinuturo itong salvation at pagpapatawad ng Diyos na walang bayad. Not sharing the good news is like being servant number one. You let people stay in their prisons and rot there and not have hope. Kumalat ang balita tungkol sa kalupitan ng servant one. Matthew 18:31, when the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told the master everything that had happened. Nagsumbong sila. Naku, yung pong pinatawad nyo, hindi nagpatawad. Yung binigyan nyo ng bait, yun, nagbigay ng lupit. Yung pinagaan nyo ang buhay, yun, pinabigat ang buhay ng kapwa. It was outrageous. Very highly offensive. It was incredible cruelty by someone who lived only by grace. Para sa isang taong nabubuhay lang sa awa ng Diyos, na hindi maawa sa kapwa para mabuhay din ang kapwa, ito ay paglabag sa kabutihan ng loob ng Diyos na tinanggap niya. So, nalaman ng master ang nangyari, Matthew 18:32-35. Then the master called the servant in, "You wicked servant," he said, "I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. And you know, he can never pay back. This is how, Jesus says, my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Huwag na nating palayuin ang kwento. Tayo ang pinag-uusapan dito. Araw-araw humihingi ka ng tawad sa Diyos. Jesus, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko. Blah, 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 blah. Pero may hindi ka pinapatawad. Lagot ka. Ganun lang. Pero ang laki ng utang sa akin ng tao na yan, inagawan ako ng asawa. Malaki nga, ano? Pero mas malaki kaya yon sa lahat ng kasalanan mo sa Diyos? Na pinatawad ng Diyos? Naku, binantutri ako niya. Sinama ako sa multi-layer marketing. Yung pala, 1, 2, 3. Mas malaki kaya yung nawala sa'yo kaysa sa utang mo sa Diyos? Inapi-api ako niya nung ako'y bata. Mas malaki ba sa lahat ng kasalanan mo na dapat bayaran sa langit? Sabi ni Lord, this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Tatanong ng iba, ang hirap-hirap po magpatawad. Mahirap lang kasi hindi from your heart eh. Siguro sa mind mo lang dahil sabi mo dapat magpatawad, so pinapatawad mo pero hindi galing sa puso kaya pabalik-balik. Nagagalit ka uli, naiinis ka na noon, ting maalala mo. Gusto mo maghiganti, o at least ayaw mo siyang gawa ng mabuti. No? Kasi hindi from the heart. And that is the secret, to forgive from the heart. At yun ang hinihingi sa Diyos, Lord, give me faith, give me this faith, so that I could forgive from the heart. Or if not faith, give me this intelligence, so that I can do my conversions, and I can do my exchange rates.
Nung humihingi ako ng tawad sa iyo, tapos ako ayaw magpatawad, ganoon lang naman kasimple yun eh. Paano ko pwedeng manghingi na ayaw ko magbigay? If you are in the give and take cycle, you give and you take. You don't only take, you also give. So ang tawag ni Jesus dito at nung master, of course representing God, is a wicked and ungrateful servant. Ang hindi marunong magpatawad sa kapwa, walang utang na loob sa Diyos na nagpapatawad at nagtuturo at nag-uutos na tayo magpatawad din. Napakaganda ng kwento. Maraming lesson. Recipients of God's forgiveness, of God's kindness, generosity, all these recipients should be dispensers of the same forgiveness, kindness, and generosity. Kung ano ang tinanggap mo sa Diyos, yun din ang dapat mong ibigay sa iyong kapwa. Ang totoo, hindi mo naman ibibigay kasi hindi naman sa iyo, tinanggap mo rin lang eh. Ipapass on mo lang. Hindi kawalan. Tayong mga anak ng Diyos ay parang gripo. Pagdaan ng tubig, dumadaan sa atin, nababasa tayo, pero huwag mong harangan. Hayaan mong dumaloy patungo sa iba pa. Di ka mauubusan, kaya hindi mo kailangang ipagdamot. The forgiven is to be a forgiver. The recipient is to be a giver. The beneficiary is to be a benefactor. This is how you repay God. Diba ang sabi niya, I will repay you, O God? How do you repay God? Not by giving to God, because God doesn't need it, but by giving to others, because they need it. That's how you repay God. Kaya ang sabi niya, whatever you do to the least of this, you do to me. Gusto mo akong gawa ng mabuti? Hindi ko naman kailangan ng kabutihan mo eh. Dahil, Diyos nga ako eh. Anong buting magagawa mo sa akin? Pero gawin mo sa ibang nangangailangan. Yun. Kukwentahin natin na ginawa mo para sa akin. Pero sabi niya, ang hindi mo ginagawa para sa kapwa mo, yun din ang ipinagkakait mo sa akin. So gusto mo suklihan ng kabutihan ng Diyos, maging mabuti ka sa kapwa. Pag hindi ka mabuti sa kapwa, hindi ka mabuti sa Diyos. Ganun lang kasimple. Yun ang paghahari ng Diyos, yun ang kingdom of God, yun ang kingdom of heaven, that the forgiven forgives. That the recipient gives. That the beneficiary becomes a benefactor. You complete the cycle. And Jesus is clear, the treatment we give our debtors will be the treatment we will get from our creditor, who is God. Kung ano ang trato mo sa kapwa, yun ang trato sa iyo ng Diyos. Iniisahan mo yung kapwa, iniisahan mo ang Diyos. You want to receive? Give. Paulit-ulit naman yan sa Bible, bakit hindi pa yata tumatalab sa marami? You want to be rich? Give away. Because in spirituality, you keep only what you give away. And you lose what you keep. You want to be forgiven? Forgive. Matthew 7:12. Treat others as you want them to treat you. This is what the law and the prophets, the kingdom of God, in fact, are all about. Yan ang tunay na paghahari ng Diyos. Yan ang tunay na relihiyon. Hindi dinadaan sa costume. Hindi dinadaan sa diet. Hindi dinadaan sa mga ritual. Ang tunay na paghahari ng Diyos ay ito lang. You get forgiven, so you forgive others. And indeed, the kingdom of God is in you. Magiging mabuti ka sa kapwa. Kaya nung si Zacchaeus, sabi niya, half of my property I'll give to the poor, and everyone I have wronged I'll repay 4 times. Sabi ni Jesus, Aba, indeed, salvation has come to your house.
Marunong ka na ngayon tumanggap ng pagkakamali, marunong ka na magbayad, marunong ka na magbigay sa kapwa, pinagaharian ka na ng Diyos. That is purest religion. Ngayon, kung sa ulo mo lahat ng verses, iba't araw-araw ay iba kulay ng uniforme mo sa iyong pagsisimba, at pinuntahan mo na lahat ng mga bahay dalangin na, nagpunta ka na kung saan saan pilgrimages, pero hindi ka naman nagpapatawad ng kapwa at hindi ka mabait. Wala yan. Wala yan. Akala mo lang kung ano na yan, pero hindi ang binibilang ni Jesus. Ang binibilang ni Jesus sa paglilingkod sa Diyos araw-araw ay, ilang beses ka nagpatawad ngayon? You want to do my work? Sa iba, I serve God, I do God's work. The work of Jesus is to dispense forgiveness. Side effect lang yung nagpapagaling ng mga may sakit dyan, nagpapakain ng mga gutom, pero ang tunay na work ni Lord is to extend the Father's forgiveness to people who need it. So when you teach people how to be forgiven, you are extending God's kingdom. But when you are withholding your own forgiveness to those who have wronged you, you are limiting, you are shrinking, you are hiding the kingdom of God. Kaya sabi ni Jesus, a city set on a hill cannot be hidden. Let your light shine before men. At ang tunay na light ng mga nanampalataya na sumusunod kay Jesus, eh, hindi yung itsura niya, hindi yung language niya, hindi yung mga affiliation niya, yung pagpapatawad niya. Yun ang tunay na light. So, kumusta nga ating mga ilaw? Do not measure your spirituality by other standards. The standard of Jesus is this, forgive. Because God will do to you what He did to that servant if you don't forgive. Ngayon, this does not excuse debtors from paying. Hindi pwede ikaw may utang sa sumunod na utangan mo, oy, kailangan patawarin mo ako, sabi ng Diyos. No. Ang kausap dito, yung mga nagpapautang at may pautang. This is a principle for lenders, not for borrowers. Ang kausap dito, o ikaw, may pautang ka, magpatawad ka, pero hindi sinasabi dito sa may utang na, huy, huwag ka na magbayad. Hindi yun yun. Ang kausap yung may pautang na, sige na, magpatawad ka na. Pero yung may utang, gawin mo ang lahat ng kaya mo para ka magbayad. Huwag mong gagawing lisensya. Ang katuroan na ito, that will be a wrong use of the verse. May wrong use kasi of a verse eh. Parang martilyo, pampukpok ng pako, pero pag pinukpok mo sa ulo ng tao, wrong use. At maraming gumagamit ng verses ganung paraan. Wrong. So, una, ang kausap dito are the lenders. The idea is, when forgiven, you should forgive. Huwag ka magpalito. Malaki po ang utang. Baka ako abusuhin kung ano nung pampagulo. Simple lang yan. Huwag mong guluhin ang isip mo. Pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka. Walang pero, walang kung ano-ano pa. Don't complicate it so you will have the excuse not to obey. Said another way, to be forgiven, forgive. Pag magdarasal ka sa umaga, sa tanghali, sa gabi, bago ka humingi ng tawad sa Diyos, meron kang dapat unahin, patawarin mo muna yung mga sa tingin mo nagkasala sa'yo. Sa tingin mo lang yun, ha? Kaya nagkasala ka sila o hindi is another issue. It is contestable. Kumisa kasi, guni-guni mo lang na nagkasala sila sa'yo. Pero kaya totoo kaya hindi, magpatawad ka muna kasi sayang ang dasal mo pag di ka nagpatawad. Nung si Jesus ay tinanong ng mga disciples, teach us how to pray, sinabi niya ni Jesus yung kinatawag natin ngayong Lord's Prayer. And a very important part of that is Matthew 6, 12-13. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. I want you to look at these verses with a fresh perspective. Patawarin mo po ako sa aking mga utang, gaya rin naman ng pagpapatawad ko sa nagkakautang sa akin. Ibig sabihin, kung hindi po ako nagpatawad, huwag niyo akong patawarin. Kung kalahati lang po ang pinatawad ko, edi kalahati lang din ang patawarin niyo sa akin. Kung naghiganti ako, edi paghigantihan niyo rin po ako. Kasi, forgive us our debts as we have forgiven our debtors. Past tense, ha? Kung paano ako nagpatawad na,
ganun nyo lang din ako patawarin. Ilayo nyo po ako sa tukso. Ano ba yung tukso? Akala na iba, laging puro sex na lang yung tukso na yan. At ilayo nyo po ako sa masama. Apply the same exchange rate, the same standard as you want to be forgiven. So, makwenta ka, natuos, bilang na bilang mo, tatlong beses mo nang ginawa sa akin niya. So, pag humingi kayo ng tawad sa Diyos, bilang din niya, o ikaw ah, tatlong beses na yan. Last na. Pag sinabi mo sa kapwa mong last na yan, sasabihin sa iyo ng Diyos, last na yan. Because, forgive us as we forgive those who trespass against us. In the same manner that we forgive, that is the way you will forgive us, O God. So, in the economy of God, in the province of forgiveness, your selling rate should be the same as your buying rate. Walang tubo. Kung ano ang tinanggap mo sa Diyos, yun ang ibibigay mo sa kapwa. Walang kulang, walang itinago mo para sa sarili mo lang na tubo. At sabi, ilayo mo kami sa mga tukso, lead us not into temptation. Hindi lang mga sexual sins ang temptation, hindi lang stealing or killing. One major temptation is to seek forgiveness from God, but not give the same to other people. Malaking tukso yon. Hihingi ako sa Diyos, pero hindi ako magbibigay sa iyo. That's a temptation. I want to keep something for myself. Ako may nahingi, pero ikaw hindi kita bibigyan. It's a major temptation. Kayong deliver us from evil, one major evil is to apply God's grace to oneself, but apply cruel legalism to others. Yan ang evil. Akala na iba yung evil lang, yung nagnakaw ka, yung nakiapid ka, although evil yun. Hindi lang yun. Yung tumatanggap ka ng grasya ng Diyos, kabaitan, tapos ang ibinigay mo sa kapwa, kalupitan, evil yun. Kasi hindi mo ginagawa sa kapwa yung ginagawa sa'yo ng Diyos. Kaya maraming tao, akala nila hindi sila evil just because they don't kill. Dahil lang hindi sila drug pusa, hindi sila evil, pero ayaw magpatawad ng kapwa. Ang iksi-iksi ng pasensya, ang konti-konti ng kabaitan, konti lang ubus na, hanggang dyan ka lang, meron agad limit. Sobra ang self-preservation, evil yun. Although sometimes your religious affiliation can lull you and intoxicate you into thinking that you're okay, but lead us not into temptation and deliver us from evil. You've got to redefine what temptation and what evil are. It is evil not to be good to people when God is good to you. It is a temptation to keep something from God and then keep it, to keep something by getting it from God and then keeping it for yourself and not giving that same something to people who need it. Maraming mukha ang kasalanan. Hindi lang last na laging pinanggigigilan ng mga conservative. Pero ang mga kasalanan nila, ang dami-dami. Panguhusga sa kapwa, kalupitan, pagpaparusa sa kapwa, na hindi nahahalata. Kaya tuwan-tuwa si Satan sa ganun eh. Marami siyang paraan ng paninira na hindi halata. One major mistake is to burn the same bridge over which you too must pass. Aha, may tulay pala mula sa'yo patungo sa akin. Susunugin ko yan para di ka makatulay. Nung sinunog mo ngayon, ikaw din wala ka ng tulay na dadaanan patungo sa Diyos. The selfishness won't work. Matthew 6:14-15, Jesus speaks. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other their sins, your Father will not forgive your sins. Sayang ang dasal ng mga di naman nagpapatawad. Hindi dinidinig ng Diyos. Huwag kayong umasang dinidinig. Kaya sabi, if you're going to offer something to God, first, and remember that your brother has something against you,
first leave your altar on the table, go to your brother and be reconciled with him, then come back and make your offering. Ayaw ng Diyos, nabigay ka, nabigay sa kanya, tapos may kagalit ka pala. So, makipagkasundo ka, yun ang una mong offering sa akin, at pag nagawa mo na yon, tsaka ka mag-offer na mag-offer dyan. E paano po ayaw makipagkasundo? E problema na niya yun, pero ikaw, nakipagkasundo ka ba? Opo, e ayaw po niya. O sige, understood. Pero ang unang tanong, nakipagkasundo ka ba? It's easier for a camel to go through the eye of the needle than for people to enter the kingdom of God when you realize that the kingdom of God is a kingdom of forgiveness. Not only for yourself, but also your forgiveness to others. Ito ang mahirap pasukin. Akala nung iba nasa loob na sila, ay wala pala. Kaya naman pala ganito yung buhay ko eh. Ang tagal ko ng memorya ng birth, kasal na ang kasal, gulo-gulo ng buhay ko. Wala pala ako doon sa loob ng area of forgiveness. Nandun lang ako sa pre-holding area where I am forgiven by God. Pero yung inner sanctum where I am already the one forgiving others, wala pa ako doon. Kaya naman pala hindi dumadalo yung pagpapala. Kaya pala ang sikip-sikip ng aking hininga. Kaya pala ganito yung buhay ko. Ang tagal-tagal ko na sa Panginoon, ang gulo-gulo pa rin. Wala naman pala ako doon sa kaloob-looban. Nandun pa lang ako sa lobby ng Kingdom of God. Wala pa ako doon sa inner sanctum, the most holy place, where your entry ticket is, have you forgiven others? So, papasok ka sa lobby, ang ticket, has God forgiven you? Yes. Ngayon, gusto mo nang bumasok sa kaloob-looban, have you forgiven others? Marami nakabara sila sa lobby. Kulang. God will forgive any sin. God will forgive all sin that you are willing to forgive others for. Mas malaki ang kasalanan natin, mas malaki dapat tayong magpatawad, kasi yun din ang kailangan nating pagpapatawad mula sa Diyos. That is why kind and forgiving people are said to go to heaven, because they are forgiven as they forgive. As they give, they receive. This is a universal, timeless principle. As you give, you receive. You give and you receive. You receive only what you give. The kingdom of God, the reign of God, spirituality, Jesusness is about forgiveness. If you will have one quality that you should be known for, it is that you are forgiving. Hindi yung mukhang batang-bata ka pa kahit ang tanda mo na. Although, maganda naman yun. Kung makikilala ka, hindi yung God, stricto yan. Forgiving. Makikilala ka, hindi yung, ako, ang linis-linis ng kusina niyan. That is good, pero forgiving ka. Kasi yun ang ticket mo eh. Para ka mag-enjoy ng happiness, ng rest, ng powerful grace of God. God forgives. Forgiven people should forgive their fellow men. To be forgiven, people should forgive. Paulit-ulit, dapat nating isaloob. A Jesus follower is a forgiven sinner, leading other sinners so they could be forgiven too. God forgives our 200,000 years worth of wages. What 100 days worth of wages that your fellow man owes you, will you not forgive? Work on your math. Work on your equation, on your exchange rate. Mark 8:36. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit his soul? Ano naman ang mapapala mo, naging iyo nga ang sanlibutan, pero ang kaluluwa mo, hindi sa'yo. Hindi ka nga nalamangan, pero hindi ka rin pinagbigyan ng Diyos. Hindi ka nga nagbigay, eh hindi ka rin nabigyan ng Diyos. Ano naman ang mapapala mo doon? Who or what should you forgive? Because God has already forgiven you. Who or what should you forgive so you could be forgiven? How many times would Jesus forgive Peter?
Kung in-apply ni Jesus kay Peter yung seven niya, lumampas-lampas na siya doon sa dami ng kanyang pagkukulang, hindi siya dapat makapunta sa kingdom of heaven. Buti na lang ang standard, hindi yung seven ni Peter, kundi yung 70 times seven ni Jesus. Pati tayo, nakikinabang sa standard na yon, sino tayo para ipagkait yon sa iba? Don't burn the bridge of forgiveness over which you too must pass. Aming Diyos, turuan niyo kaming panambuti na aming puso. Today, as we hear your words, teach us not to harden our hearts as in the rebellion. Teach us to be humble, to be teachable, impressionable, so that we could change. At tunay nga sinasabi sa Romans 12, be changed by the renewing of your mind. Turuan niyo kaming mabago ang aming pananaw tungkol sa pagpapatawad, sa paghingi ng tawad, tungkol sa aming mga pagiging wise, sa ayaw namin na kami maabuso, maabala, nagiging unkind na pala kami. Turuan mo, Panginoon, na tablan kami ng Espiritu na iyong salita hanggang loob, hindi lang sa labas. Para makapasok kami doon sa innermost holy place where your forgiveness reigns and where our forgiveness can bring us. Teach us to be like your Son, Jesus. Less of ourselves, less of selfishness, and more of kindness and goodness. Pagbulay-bulayan natin sumandali ang ibig sabihin ito sa ating mga personal na buhay.